Alam nyo ba mga boss kung nasaan ako ngayon? Hulaan nyo! So, nandito ako ngayon sa lugar ng kaibigan na si Boss Chris. Si Boss Chris Suarez. Na kung saan mga boss, dito po nagmumula yung mga good quality na mga Hito Fingerlings na nagsusupply sa Luzon. Mapa North Luzon, South Luzon, at saka Central Luzon. At ngayong araw na ito mga boss, papakita ko sa inyo yung preparasyon na gagawin para ma-transport sa ibang lugar yung mga order na Hito Fingerlings. So, pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo kung saan ba talaga nanggagaling ang Hito Fingerlings nila. So, let's go! Nakikita nyo ba yung nakikita ko mga boss? Yan ang kanilang mga breeder mga boss. Kaya nasabi ko kanina na mga good quality yung kanilang fingerlings mga boss kasi hindi sila gumagamit ng artificial insemination para mapaitlog ang isang hito. Nagawa nila, hinahayaan lang sila dyan na magkakastahan dyan. Hindi ko alam kung paano ginagawa nila para mangitlog, magkaroon sila ng itlog. So pag meron na silang nakita na buntis, kukunin nila yun at kukunin yung kanilang itlog at ilalagay sa hatchery. Dito po yan ilalagay mga boss. Hayaan lang sila dyan hanggang sa mapisa mga boss yung mga itlog. At pagkalipas ng ilang linggo mga boss ay magiging ganito na yung itlog ng hito. Magiging fingerlings na siya. So ready na ito para sa inyong mga order o pwede na itong ibenta mga boss. Pwede na itong i-transport sa ibang lugar. Oo, ganun yun mga boss. Now you know. At ito naman mga boss. Alam nyo ba kung ano yan? Yan. Yan ay tinatawag na bloodworm mga boss. Isa ito sa pinapakain ng mga fingerlings para magiging masigla sila o kondisyon sila mga boss. Parang tao din yan eh. Ang tao kailangan ng pagkain na good for the heart. Ganun din sa mga fingerlings mga boss. Itong pagkain na ito ay pinapakain sa kanila para maging malusog sila, para magiging good ang kanilang heart. So sana all my heart. Buti pa nga ang hito may puso. Ngayon naman, marami po kasi nagtatanong paano ba bibilangin yung order ng fingerlings? Sa liliit niyan, sa dami niyan. So halimbawa, mayroong umorder na 500,000. Paano mo nga naman bibilangin? Iisa-isahin mo ba 'yon? So alamin natin mga boss kung paano ito bibilangin. Ganito kasi 'yan. Siyempre, huhulihin mo muna. Paano mo bibilangin 'yan kung hindi mo huhulihin? At pagkatapos ay ilalagay yan dito para mabilang isa-isa. Oo, tama mga boss. Bibilangin po yan isa-isa mga boss. Pero ang bibilangin lang dyan mga boss ay yung first 500 plus 10% na mortality rate. So halimbawa, 500. So, ang 10% ng 500 kung di ako nagkakamali is 50. So, magbibilang yan si Kuya Chris, kaganyang ginagawa niya, magbibilang siya ng 550 mga boss. Once na mabuo na yung 550, ganito naman ang gagawin. Yan, ibubuhos sa salaan mga boss para matanggal yung tubig. At pagkatapos, saka siya titimbangin mga boss. Oo, tama, titimbangin. Kung ilang grams po yung 550 piraso, yan na po ang susundan hanggang mabuo yung order nyo. Nagets na mga boss? Kuha ba? Kuha. At pagkatapos timbangin, ilalagay na siya sa plastic, ready for transport na mga boss. Oo, tama, ilalagay sa plastic. Ganito yarn. Let her go. She looks so flat that I just let her know. Now we're together, it's a different mode.
We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I... At pagkatapos, mailagay sa plastic, mga boss. Lalagyan yan ni Boss Rap ng oxygen. Oo, tama. Lalagyan ng oxygen, mga boss, syempre, para makahinga. Ang oxygen naman ay tumatagal naman ng ilang oras yun, mga boss. 8 hours, minsan pa nga 12 hours. So, kayang-kaya siya i-transport, mga boss, kahit sa malalayong lugar. Ang laman po sa bawat plastic, mga boss, is 500 pagka ganyan nakalalaki. Depende po sa size yan eh. Pag medyo maliliit, pwede siguro dyan yung 1,000 peraso, mga boss, sa isang plastic. At pag mabuo na yung order ni customer, mga boss, ay kakarga na syempre. At yan, ganyan yung proseso. Sasapinan ng, kung meron kayong panapin na tela, mas maganda, tapos babasain. Tapos ikakarga. Pag walang aircon, mga boss, pwede kayo maglagay ng yelo sa mga gilid-gilid pag hindi naka-aircon yung sasakyan, para mapanatili yung mababang temperatura sa loob, mga boss. Kasi pag mainit masyado sa loob, may tendency na mamamatay po yung mga fingerlings. So, bago ko tapusin yung video na to, gusto ko lang magpasalamat kay Boss Chris at kay Boss Raf sa opportunity na binigay nila sa akin na makapunta dito sa lugar nila. Mga boss, maraming salamat sa panonood at thank you. God bless po sa ating lahat. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life.